like around 15 to a minute lang. Oo. Pero hindi mo napapansin, kakascroll mo, ang tagal mo rin palang nanonood. Nanonood. Oo. At ang dami mo nang napapanood. Yes. Na mga tik. At ang dami mo na rin nalalike. At ang dami mo na rin napapalaw. Totoo. Speaking of follow, follow nyo kami ni Rob Luna. Totoo yan. Manjin Paldas and Rob Luna sa TikTok. Totoo naman. Parang marami rin, even other casters, di ba? Yan, sila Butter, even Rocket, sila Mid, even our panel, may mga TikTok yan. May TikTok yan, si Midnight. Oo. Si... Masipag sumagot yan, si Kuya Midnight. Si Reptar, kakagawa lang ng TikTok. Si Cherry Zawa, may TikTok din. Ay, for sure. Oo, oh, si Chin Valdez. Oo, Chin Valdez pa si ba? Si Paolo Expert. Mm-hmm. Oo. Oh. Ayan na, oh, pulado na si Benny Cutie. Oh, bugbugan agad sa baba. Oh, 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 mm. Oh. Nagkakasunugan eh, no? Oo. Iisip ko kung naka-execute spell ba si Benny Cutie. Hindi, ay, inabol niya. Ay, aray ko, babes! Uy, pwede sunog. Siyang ano dito, sunog, sunog, ha? Sunog, sunog, sunog! Grabe si Benny Cutie. I wasn't paying attention on the spells doon ng dalawa. Were they both on the flicker? Grabe. Ah, oo nga, naka-flicker nga silang dalawa. Ay, di, naka-execute pala si Dilar, pero nagamit niya na. Oo, naka... Uy, this is a good start for Iacno, mga kaibigan. Yan nga, sinasabi natin dyan, si Sagitno, sabi niya, Uranus ako ulit, pero sabi ng Onyx, ayan, sige, damage nyo na. At ako na electric arrow pa, na port lightning. Ay! Aray! That was very unfortunate for two sides ng execration dito. Guys, this is Iacno showing his expertise once again on the marksman role. Ang pagbabalik. So, pero ang maganda laban dito yung side din, eh, Notlar versus Benny Q. Oo. Parehas kasi nilang kabisado yung... Saka gusto ko yung ano, Heroic. Yung bounty na ginamit dito. Ni Iacno. Ni Iacno compared to Skilling Spree. Classic eh, no? Electric Arrow coming in, tatamaan siya dito. Aalis siya sa loob ng Zaman Force. As it will fail and what they'll do is just spam out the minion waves. Medyo half-baked yung pag-use ng Tempest of Blade doon. Nagdalawang isip. Doon si Wise kung itutuloy niya, pero ginamit niya pa din. Oo, but Iacno still will gonna fall. Ito yung sinasabi natin na ang taas ng burst potential ng Onyx sa early game. Uy, namatay si ano. Grabe yung ano, no? Persistence doon ng execration. Those were four members of Onyx PH. Pero pumapalag sila kahit dalawa lang sila. Oo, that laban. Was only the Harit and the Tamos. Team laban lang yan. Naku, eto na nga. Ang interesting dito, Rob, ha? Kasi namatay yung Uranus sa top. Pero siya pa rin yung mukhang nakakabasag. Oh, yes. I think that explains na makunat pa rin. I mean, hindi pa rin enough yung damage dito ni Iacno. Oo, hindi talaga. Bitin na bitin. Meanwhile, ito Max. Let's see. Isa pa lang ang kanyang stacks. Ayos ba yun? It rhymes. Yes, stacks it rhymes. Ni ito Max. Stacks ni ito Max. Pero ang Max pa, nakakuha pa rin naman is si Ling. Nakuha pa rin naman ni Wise. Oo nga. So nag-switch yung ano, Rob. Oo, kailangan, Onyx. Kailangan kasi mamamain siya talaga doon sa may top lane ng ano ng Uranus. So, regardless nakuha niya yung isang kill doon, pero oo. Mahirap niya nang ano, maggamitan ng passive. So lamang pa rin ang exe pala. Exe shot coming in. Ito Max is the main target dito, tatamaan ng mga shurikens. Iacno will not get a kill as execution will still control the turtle. And mukhang dediretso sila dito sa purple, ha? Totoo, ha? Oh, no! Ang ganda naman nun. That's a good pick-up yun. Kasi they really need to make something happen dito, mga kaibigan, for execution as they are on the ticking time bomb dito for the rest of the heroes dito na Onyx PH. At na-cancel dito yung kuha ng purple buff ni Wise. Pasok ngayon mag-isa si Eto Max. So, worth it ba yun, Rob? I don't think it's worth it, eh. Kasi, to be honest, kita niya naman na nandun yung two members tapos parating pa doon yung si Dilar. But I guess he was actually stunned by Oh My Venus under the brushes. Correct. Wala na siyang time para makaalis. Oo, pero parang sa tingin ko worth it kung makukuha rin nila si Iacno sa baba. Totoo. Subawi lang din ang side ng execration. Onyx PH. We all thought na lamang sila nung early, pero exe, mayroong mga ibang plano. Sa Iacno naman, tumatakbo na lang. Nasaan yung damage output ngayon ng Onyx? Wala pa si Iacno. Pumunta sa bottom lane. Pabor ka ba dito sa switch na ginawa ng Onyx? Parang tingin ko, dapat nag-stay na lang. Actually, it almost the same, eh. Regardless nag-switch or hindi, papasukin at papasukin na rin talaga si Iacno ng mga heroes dito na execution. As kung baga makikita, ito din kung yung pinag-usapan natin kahapon is like, yung mga bruskuhan. Oo. So this is almost the same thing na ginawa ng execration against Omega yesterday.
ganitong-ganito, no? Mm-hmm. Mahilig ang excess sa mga Brusco na lineup, eh. If I'm not mistaken, sila nag-umpisa ng Rafaela Estes. Mm. At yes. May Uranus pa, yung hindi talaga namamatay. That was way back season 4. Yung parang... Season 5? Season 5? Oo, pwede din. Oo. Was actually tinging yung 4 Protect 1 nila, eh. Oo. Nagalawan noon. At ngayon, hindi nila makuha si Sagitno dahil si Iyakno, wala pa damage output. Ultimate para kay Wise dito para lang makatakas. Super Electric Conductor will connect to Eto Max, sabay Eto Max will die out of the execute ni Dlar. Pero still, tuloy-tuloy pa rin ang pagpo-push ng side ng Exe. This is almost the same on how Carl TC used his Harit yesterday. He is the only main damage dito. Hate is doing really, really well ngayon sa kanyang Harit. And ito ngayon ang magiging mahirap for Onyx PH is kung hindi sila dito makasabay. They can be able to turtle, probably. Pero hindi nila pwedeng bigyan ng ganitong kalaking space ang Execration. Correct. Meanwhile, ang napakagandang Summon Force na meron dito si Hate at mukhang hindi na siya aalis sa loob. Chakno and Oma Venus will fall down to supports. Actually, hindi pa natin masasabi kung sino lamang dito, Rob. Parang ang layo pa sa katotohanan. Ang lamang lang, I think, ng Exe is, of course, their side lane. Yes, pero malaki ang difference on the gold, ha? This is a 4,000 lead. And one thing is, hindi rin pa nakakabasag ang Onyx PH. Tapos nacho-choke na rin sila to the point na dalawa yung core nila. So mag-aagawan ngayon dito ng pera yung Ling at Swell, pati dito yung carry. Oo, so ibig sabihin, medyo may pagka-greedy. Mm-hmm. Itong kuha ng pera ng Onyx PH. So Execration, kailangan na nilang i-utilize yung time kung saan lamang na sila. Huwag na lang mag-umaasim, try mag-push. Oo, this actually might be a quick game. Oo. Sa totoo lang, look at that. Wala na silang damage, no? Oo, tinatangke na lang sila dito, eh. And Sagitno, once again, yung kunat na pinakita niya on the Uranus kanina is very relevant dito sa laro na to. Yung mga, kumbaga, ito na yung nag-absorb, eh. The main damage, the only time na nakakapatay, to be honest, dito, ang Onyx PH is just definitely for an exact burst coming from the Eudora, coming from the Executive Dilar. Another kill na naman dito to Oh My Venus. Pero, parang kaya ata pabalikin dito ng Onyx. Medyo nag-overextend sina Chakno, but I think it's okay dahil si Venus ang nawala. Wise also, pulado na din. Wala rin siyang makuha dito. Nag-ipon lang siya ng kanyang white energy. Pero ang hirap pala, Rob. Kung ikaw ay Onyx, wala na kayong mapatay. Nasaan yung damage nyo? Benny Cutie, nabuhay pa at nagkamali pa nga ng ejector. Wise, susubukan niya dito. Tumama yung site. Shutdown is real para kay Benny Cutie. As Onyx PH, they will hold the line. Yes, they will definitely hold the line. Pero the turtle already spawned. I guess they would be taking it once again for Execration. Medyo napapalit pa naman ng Onyx PH dito yung lead ng Execration. At nakakabawi na sila paunti-unti dito sa map control. Pero look at that, Chakno, Hurricane Dance. Hurricane Dance is real. Forked Lightning. Gandang Zaman Force para dito kay Hate. Wala pa rin nakakahawak kay Hate. Kahit anong mangyari. Kaya 3-0 siya. At sa Gitno, playing mind games against Onyx PH. Definitely taunting the whole squad here of Onyx PH, mga kaibigan. Di rin kasi, kung iisipin mo, ano bang pamburst mo dito as of the moment para sa isang Uranus? If kahit ibaton nyo ngayon lahat ng mga skills nyo, definitely could outscale, eh. Kasi farmed, eh. Farmed din yung Uranus. Wala pa masyadong damage dito si Iyakno. The damage from Wise will never be enough para sa isang Uranus. So how they be able to pull, or if ever man na-pull nila yon, kailangan lang gamitin natin skill nila. Oo nga. At saka ilang stacks na si Ito Max, so Anim na. Dalawa na lang ang kulang. Dalawa na lang. Full stacks na. At napakasakit na. At bitin na pa rin. Feeling ko kahit golden stuff na si Iyakno dito, it's still gonna be hard. Oo. Kasi one target ka lang, eh. Kung ikaw ang carry. Pero let's see, tingnan natin. Normal lang para kay Iyakno dito. Who's gonna be the main target? Gonna be the Akai. Pero mahuli din siya, even though he has the Phantom Step. And mukhang tapos na ata ang laban. Gumugo Onyx na si Sagit. Galit na sina ito, Max. And Onyx, this time, hindi mag-work ang kanilang magic. Yes. Nahuli na sila kung paano ginagawa magic tricks. It's all about Exe taking the shots. Mm-hmm. Execration
This is a very unique draft coming from Execration and making it work. It's much more interesting, mga kaibigan, as two base turret dito on Onyx PH been taken down top and mid lane. They're really banking on the late game potential dito ng kanilang mga heroes, pero I don't think we would come into that. This is only 10 minutes. I guess dito si Kari might actually get online but around 5 or rather 15 minutes and another godlike. Parang Harit. Harit. Ang galik. I can therefore say, Rob Luna, that this game, I can therefore say Exe. Exe na. Pero still, you need to give props to both of these teams. Totoo naman. Na umabot tayo ng game 5 for the battle for third. And, well, Exe just proving to us that they're the better team. Yes, they might be the better team, pero this is still a Ling. This is one of the heroes na nakakapag-knockout talaga, or rather, nakakapag-steal nga ng lore, pero medyo natumba. Nahulog sa pader doon si Wise, and mukhang nawala na yung option na yun. Nawala na talaga. At mukhang eto na yung magpapasil the deal. Oo, the nail on the coffin, Rob mga Luna, kaibigan. Tawagin mo na mga tropa mo. Tawagin mo na ang mga ninong at ninang mo. Okay. Dahil nalalapit na ang grand finals. Oo. Bibigyan lang muna namin kayo, o mga kaibigan, lang ng konting entertainment course, ma'am, after nito. Pero ito, mukhang huling laban pa to. Mukhang papalag pa rin naman Onyx PH dito with the Zaman Force. Walang damage, Bobby. Napakalupit. Dinabas na yung camera dito na sa Execration. Ultimate para kay Wise. Pero nako, tapos na ata ang laban. Onyx PH, ladies and gentlemen, bababa na lang sila. At Execration na ang magwawagi. The battle for third hype is real. Execration will take this victory. Namatay mo na. Ayan na! Ayan na, sabi ko na, kompleto yan, mga kaibigan. Ito yung worth i-clip eh. Diba? Pero, kung bibigyan mo ng sinong the best chokerist dyan, para sa'yo, sinong pinaka-the best? Si Sagitno. Sagitno, no? Talagang ramdam. Oh, well,